Hello and good day. Ako po ang inyong Sir Dumanay. Sa video na ito ay matututunan natin ang kahulugan ng G-clef. Ang paraan ng tamang pagguhit ng simbolo ng G-clef at ang caudalie hand sign. Pero bago tayo mag-aral, huwag niyong kalimutan i-click ang like. Para sa mas marami pang update naman, click nyo na rin ang subscribe. O sige, umpisa na natin mag-aral. Ang clef ay isang simbolo na nakalagay sa unahan ng musical staff. Ito ang nagtatakda ng tono ng mga notes sa staff. Isa sa karaniwang simbolo ng clef ay ang G clef o treble clef. Ang G clef o treble clef ang nagtatakda ng tone ng mga note sa itaas ng middle C. Ang ituturo ko ay ang tamang paraan ng pagguhit ng G clef. Mayroon ako ngayon dito na stop. Ang stop ay binubuo ng limang linya. 1, 2, 3, 4, 5. Na mayroong apat na spaces. 1, 2, 3, 4 spaces. Tandaan natin na ang G clef ay nasa unahan ng musical stop. So, umpisahan na natin ang pagguhit ng treble clef o G-clef. Pero bakit nga ba tinawag na G-clef ang treble clef? Sapagkat ang G-clef ay sinusulat sa ibabaw ng middle C. At ito ang middle C. Ibig sabihin, ito yung G line. Dito natin uumpisahan ang pagguhit ng G-clef. Tinawag siya na G-clef dahil nandoon siya sinusulat sa pangalawang linya na tinatawag na G-line. Isana natin ang pagguhit ng treble clef o G-clef. Tandaan natin na ang bawat linya na yan ay mayroon siyang itinakda na pagkilala ng pitch name o nota. Ang stop sa Tagalog ay tinatawag rin na limguhit. At tayo na mag-umpisa na gumuhit ng G-clef. Unahin natin na parang pabilog siya papunta rin sa pangatlong linya. Hindi natin lalagpas sa ibaba, paakyat, paitaas, lagpas siya. At pagkatapos ay nandun siya sa hangganan. Sabi kasi, yun ay nasa ibabaw ng middle C. So, ito ang tamang paraan ng pagguhit ng G-clef. Sasagawa natin ngayon ang caudalie hand sign. Ano nga ba ang caudalie hand sign? Ang kasaysayan ng caudalie hand sign ay naimbento noong 1940 ng isang composer at educator na si Zoltán Caudalie. Ang caudalie hand sign ay kumakatawan sa iba't ibang pitches. Ang pitches ay ang pagtaas o pagbaba ng tono sa isang tonal scale. At ang caudalie hand sign din ay nagbibigay ng physical na relasyon kaugnay sa isang pitch system. Ang caudalie hand sign ay tumutulong upang iugnay ang pakikinig at pagbabasa ng mga pitch sa isang musical performance. Ngayon, alam natin ang background at kasaysayan ng caudalie hand sign. Umpisa na natin ang pagsasagawa nito. Handa na ba kayo? Umpisa na natin. Do. Re. Mi. Pa. So. La. Ti. Do. Ang natutunan natin sa video na ito ay ang pagsasagawa, pag-unawa, ng tamang paraan ng pagguhit ng G-clef, tama kayo, o treble clef, at ang caudalie hand sign. Salamat sa panonood ng video na ito. Ito po ang inyong Sir Dumanay sa nagsasabing, happy learning, good day, and God bless.